Para não aumentar o sapinho do Rissane. Kasi lang ang kailangan ka pa magtatago. Nakakapagod na ang hirap ng ganito. Kasi tama na, nahahalata ka na nila. Hindi nila malalaman yung totoo kung hindi mo sasabihin sa kanila dahil ikaw lang may alam sikreto ko. Sa ngayon, oo. Oo, ako lang yung may alam, Crescent. Pero malalaman at malalaman nila yung totoo. Pwede ba, Crescent? Suportahan mo na lang ako kung saan ako masaya. Takot na takot na ako, Crescent. Takot na ako para sa'yo kasi ayokong mapahamak ka. Ayokong mapahamak ikaw o kung sino man sa pamilya kumukup-kup sa'yo nang dahil sa ginagawa mo. Hi, Ma'am Cheska. Check ko lang po yung dextrose niyo. Masamaan ng loob. Napakawalang dapat yan, di iniipon. Sabihin mo yan sa kakambal mo. After 18 years, hindi pa rin siya makapag-move on. Hindi naman kasi siya masasisi. Kahit na humihinga pa siya ng pagkaitan na siya ng mabuhay. Hindi siya nakakapaglaro. Hindi siya nakakalabas ng bahay. Wala siyang ibang kaibigan kundi ako. At ngayon na naranasan na niya lahat ng yun, gagawin niya lahat para hindi mawala sa kanya yun. Kaso, kapag nalaman ni na Ma'am Geraldine na nagpapanggap lang siya all this time, patay si Crescent. So, kung ganun, double dead siya. Joke. Mas kinakabahan ako sa mga kayang gawin ni Crescent. Natatakot ako na baka makasakit na naman siya ng ibang tao. So, mas kakabahan ako sa mga taong pipigil sa mga plano niya. Lagot sila kay Crescent. Ako mismo, narinig ko si Crescent at tinawag niyang Crescent si Cheska. Itong si Crescent, yung kapatid niyang matagal nang namatay. Tama. At sumasanib ang kaluluwa niya sa katawan ni Cheska kasi gusto niyang maranasan na mabuhay ulit. Ninakaw ni Crescent ang buhay at kaluluwa ni Cheska para sa sarili niyang interes. Hindi ako papayag na magtagumpay siya. Kailangan tulungan natin ang apo ko. Oo, Anisha. We'll perform an exorcism on Cheska. Palalayasin natin ang kaluluwa ni Crescent sa kanyang katawan. Kailangan makumbinsin natin si Father na tulungan ang aking apo. Huwag kang mag-alala ron. Ako na ang bahala. Ang kailangan ay kausapin mo si Raymond at saka si Geraldine. No, hindi sila maniniwala. At kapag sinabi naman natin sa kanila ang ating pinaplano, baka lalong hindi tayo palalapitin kay Cheska. Ibibigay ko sa iyo ang desisyon kung anong gusto ninyo mangyari. I don't need their approval. Apo ko si Cheska. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko ulit ang katawan ng aking apo. Wala ka ng kawala, Crescent. Malapit na nilang malaman ang katotohanan. Alam kong nakakaamoy na si Lola. Pati yung kaibigan niya. Ano bang dapat kong gawin sa kanila? Hindi ka naman nakinig sa akin. Hindi ba ang sabi ko sa iyo, huwag mong sabihin sa kakambal mo eh ano ang ginawa mo? Hindi naman importante si Crescent dito eh. Dahil hindi naman niya ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Paano kung mahalata nila yung koneksyon niyong magkapatid? Maaring maging susi yun para malaman nila ang lahat, lahat, lahat! Bago nila maisip.
uunahan ko na sila. Welcome home, Apo. I'm so glad you're feeling well. Apo, meron ka bang tampo pa sa Lola? Jessica, dapat magpasalamat ka kay Lola kasi siya ang nagdala sa'yo sa ospital. Salamat ho, Lola. Wala ba akong kiss from my Apo? Lola, paano mauna na muna ako? Kasi kailangan kong balikan yung kotse dun sa juice bar. Pero babalik din ako kagad, ha? Mami, huwag niyo po ako iwanan. Anak, huwag kang mag-alala. Nandito naman si Lola. Siyempre, papantayan ka niya. Tsaka isa pa, kung magkaroon kayo ng problema, tumawag lang kayo sa akin. Kunin ko lang yung kotse, anak. Ha? Sige na, ako nang bahala sa kanya. Ingat ka. Salamat, Lola! Lola, pasok na ako sa kwarto ko. Gusto ko na magpahinga. Bakit? Napagod ka ba? Napagod ka na ba sa pagpanggap at pagtago sa katawanan ng iba? Lola, anong ibig yung sabihin? Wala naman. Sige, pumasok ka na sa kwarto mo at mag-enjoy ka sa malambot mong kama. Go ahead. Malapit na matapos ang mga masasaya mong araw. At finally, you can now rest in peace. Alam na ni Lola yung sikreto ko. Gusto na niya akong paalisan sa katawan ni Jessica. Matakot ka lang. Magpatakot ka naman. Kapag sinabi niya kay Ma'am Geraldine yung totoo, wala na nata pinaghirapan ko. Ang dami ko na sinakripisyo para makuha lang to. Hindi ko to sisuko ng basta-basta lang. Gusto niyang tapusin ang buhay mo. Paano pag unang natapos ang buhay niya? Hello? Dolores, nasaan na kayo ni Father? Halina kayo, bilisan naman ninyo. Para mapalayas na natin yung may masamang kaluluwa. Sige na, bago dumating yung mag-asawa, bilisan nyo na. Sige ha. Sige na, bilis ha. Saan ka pupunta? Gabi na. Pero Lola... Pasok sa loob! Shirley, ikandado lahat ang gate. Walang lalabas. Opo, senyora. Mahulog ka. Sige, ayaw sarili ko. Sabi ko. Bilib din talaga sa pagiging independent mo eh, no? Pero, ano mo, Krisan, maganda rin na humingi ng tulong sa'yo. Kapag kailangan mo ng tulong. Jango, ano na naman ba yung sinabi sa'yo ni Nori? Sinabi sa'yo, Nori, may family problem ka daw. Kaya pala hindi masyadong maganda yung mood mo sa mga nakarang araw eh. Kamusta yun? Nasolusyonan mo na ba? Hindi. Hindi ko kasi alam kung paano eh. Tatawagan ko si Mami, susubukan ko isa nila! Mamang tatawagin Mami si Geraldine! You are not her daughter! Lola, ano yung pinagsasabi niyo? Nababaliw na ho ata kayo. Mamang balik ta rin. Pareho nating alam na hindi kita apo. Lola! Tumigil ka, Griselda! Hindi ka na makakatakas sa akin! Alam mo, Krisan, nung grade 5 ako, best in listening ako eh. Kento mo sa akin yan. Ganun ba?
Oo, oh, may ganun. Sige na, kwento mo na. Hindi ko... alam kasi kung maniniwala ka. Eh, Christian, paano mo nalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Sige, ipasa mo kahit saan. Makikinig ako. Tungkol saan ba? Tungkol sa... tungkol sa kakambal ko. Si Crisel. Kahit kailan, hindi maaaring magtagumpay ang kasamaan. Hindi mo masama. Gusto ko lang pumabuhay. Pabayaan niyo na ako. Matagal ka ng patay! Si Cheska ang dapat na mabuhay at hindi ikaw. Patay na si Cheska. Wala na siya kung namamayari na katawan niya! Kasi ninakaw mo ang katawan niya pag nanakaw ka! Wala ka nang magagawa! Meron! Darating sila, Father, at sisiguruhin ko. Nababawiin ko ang katawan na hinakaw mo sa aking apo! Hindi nga sabi! Walang hiya ka! Walang hiya ka! No! Ah!